Okay, the first question ay nanggaling kay Sir Alan Tablada. Okay, ito po ang kanyang katanungan. What is the least common denominator of 8, 9, 12, and 15? So, ayan po, no? Actually, yung ating pong pagkukuha ng least common denominator, dapat po ay meron po siyang fraction, no? Halimbawa, given, no? Hello, Sir Alan. Hello, makausap natin Sir Alan. Okay, sana okay yung audio mo, sir. Pwede bang makausap kita saglit, Sir Alan? Hello, Sir Alan. Paki-ano na. Hey, sir. Okay. Hello po. Hello, sir. So, medyo... Hey, sir. Opo. Sir, mali dun sa question mo, no? Kasi hindi ang pag sinabi nating least common denominator, dapat po mayroon siyang fraction, no? Baka ang ibig mo sabihin dito ay least common multiple. Yan, meron pong definition yan, sir, no? Ah, meron siyang ano, hawak na ano, hindi mo naman sinabi sa akin, sir, na meron kang hawak na libro dyan, LCD, okay. If you don't mind, can I get the choices? Okay lang po yan. So, this is also a book review, no? Mga ka-werpa. Ito po. Wala pong choices, sir. Sir, wala po bang choices dyan? Wala po. Solution lang po. Ah, solution. Okay. Hindi ko LCD lang po ang nakalagay. What is the least common denominator? Opo, yan po yung tanong. Yung... Okay, I think that... Opo, yan po kung ano yung nakalagay po. Yes, I think that's a wrong question. Pero, siguro kung ko-consider ko yung least common denominator mo, kasi as is, 8 over 1, 9 over 1, 12 over 1, 15 over 1. Hindi 1 ng LCD niyan, kung LCD. But, kung i-correct natin yan, i-consider ko na ito ay least common multiple. Okay. Ito po ang aking kasagutan, Sir Alan. Makinig tayo mabuti, ha? Okay, ito po. Sige, partner. Ito po. Asa na yung partner? Ito. In mathematics, the lowest common denominator. What is the lowest common denominator? Yun yung least common denominator, no? Sabi, abbreviated at as LCD is the lowest common multiple of the denominator, no? Somehow, parang may pagkakahawig naman, no? Ito pala yung lowest common multiple ng denominator. Yan, of a set of fraction. It simplifies adding, subtracting, and comparing fractions. Okay. So, ibig sabihin, yun palang least common denominator, ito rin pala yung lowest common multiple, no? Ng denominator natin. So, assuming... Okay, pakita natin solution sa board. Okay, Sir Alan, no? So, ang given natin is 8, 9, 12, and 15. 8, 9, 12, and 15. So, ayan, Sir Alan, ano? So, kung gagamitin natin siyang denominator ng isang fraction, assume na lang natin, no? Halimbawa, 1 over 8 plus 1 over 9 plus 1 over 12 plus 1 over 15. Halimbawa, gawin, kasi pag sinabing pagkuha ng least common denominator, dapat fraction yon, sir. No? Dapat fraction. I-assume ko na lang lahat, 1 yung numerator. Ito yung mga denominator. Okay, ano ulit ang sabi, partner? Pag sinabing least common denominator, it is the lowest common multiple of the denominator. So, ibig sabihin, kukunin mo pa rin talaga yung lowest common multiple nito. Sir, yung ating 8, okay, kukunin pa rin natin yon. Lowest common multiple ng 8. Okay, I will make use here of the tree diagram. Why? Tree diagram.
diagram. Okay. Siya nga pala, Sir Alan, no? Bago ko sagutan yung mismong tanong mo, explain ko muna yung basic principle ng lowest common multiple. Sige, partner, pakita natin yung ating slide. Okay. Least common multiple or LCM of two or more counting numbers is the smallest counting number which is the multiple of each of the given number. So, kukuha tayo ng numero na multiple ng 8, 9, 12, and 15. Dapat pwede siyang i-divide dito. Ibig sabihin, pag dinivide mo ng 8, o ng 9, o ng 12, o ng 15, that should give you a whole number. No? Okay? So, sige, partner, next slide. Okay, mag-example ako sa'yo, Sir Alan. Ito muna ang basic na to. Find the least common multiple of 4 and 10. Okay, so meron tayong 4 at saka 10. Okay, by tree diagram, ito siya. Okay, what are the factors of 4? Ano ba yung mga factors ng 4? Okay, so meron tayong 2 and 2. Ano naman ang factors ng 10? Pwedeng 2 at saka 5. Kasi 2 times 5, that is 10. 2 times 2, that is 4. Okay? So, paano pagkuha ng least common multiple niyan? Okay, ganito po. Isipin natin na dapat magpe-pairing yung number. Halimbawa, 2. Ito, may pair to. Pares to, ika nga, pairing. Yan. Pairing. O, magkapares yung may 2 dito sa kaliwa, may 2 din dito sa kanan. Okay? 2 sa kaliwa, 2 sa kanan. So, put here 2. Pa, least common multiple, put here 2. Okay? Eh, sir, walang kapartner yung isang 2. Okay? Wala pong kapartner yung isang 2. Okay, kung walang kapartner yung isang 2, pag may pairing, isang 2 lang lalagay mo. Kasi 2 at saka 2, pares yan, isang 2. Ito, 2, wala siyang kapares. So, 2 yun. Lagay mo lang yung 2. Itong 5, wala rin siyang kapares. No? So, ito ay 5. So, that is 5. Okay, again. Let us solve the least common multiple of 4 and 10. So, we have to determine the 2 factors. What are the factors of 4? That is 2 and 2. What are the factors of 10? That is 2 and 5. You have to take note that you have to consider pair of number here. There is 2 on the left side. There is 2 on the right side. There is 1 pair. So, put here 2. See? I put 2. Okay. These 2, okay, these two, consider these two, put here. These two. And this is 5, put here. Okay? Meaning, if you have pair of number, do not duplicate it. Kung may pares, huwag mo nang i-duplicate, sir. Yan. So, pares to, 2 na lang yon. Okay? So, yung 2 na to, ito. Yung 5 na ito, ito yon. Ngayon, what is 2 times 2? 4. Times 5, 20. So, that is the answer for the least common multiple. Okay, Sir Alan? That is the least common multiple. Now, take a look here. Sagutan na natin yung question mo, sir. This is your question. Bale, yung mangyayari dyan, 8, 9, we have 12, we have 15. Let us use the tree diagram. Tree diagram here. What are the factors of 8? The factors of 8 are, we have 2, simulan mo kagad sa 2. Okay? 2 at saka 4.
Kasi 2 times 4, that is 8. Okay, Sir Alan. What are the factors of 9? That is 3 times 3. O, siya nga pala. Kung ito yung form mo, sir, ito yung form mo, so, pwede pa itong i-breakdown sa 2 times 2. Tama, sir? Yan. Okay. So, what about the 12? That is, saan siya pwedeng i-breakdown? O, pwede siyang i-breakdown sa, sisimula nga tayo, no? Pwede tayong 4 at saka 3. Because 4 times 3, okay, that is 12. So, we can have the 4 as 2 times 2. There. What about the 15? We have here 5 times 3. See? 5 times 3. Okay, now, always think of the pairing. So, ipapares mo sila. Papares mo sila. Okay. To solve for the least common multiple. Okay, ha? Sir Alan, please listen. So, magpa-pairing tayo, sir. Okay. Itong 2 na to, at saka ito, isang pares yun. Okay? So, put here 2. Okay. Etong 2 na to at yung 2 na ito, isang pares pa rin. Okay? Take a look, ha? I'm not teaching networking here. Kasi sa mga networking, makikita nyo itong left at right side, ha? Okay. So, 2 at saka 2. So, another pair yun, di ba? So, gagawin natin, multiplied by 2. Yan. Oh, sandali sir, etong 2 na to. Ah, walang kaparis tong 2 na to. Wala nang ibang kaparis to. So, kopyahin mo lang tong 2 na to. Oh, times 2. Yan. Oh, so okay na tayo dito. Oh, bilugan mo lang, ibig sabihin nagamit mo na siya. Oh, ito. Oh, tingin tayo dito. What about the 3? Okay. May 3 dito. Meron din namang 3 dito sa kabila. 'Yon ang pagpaparisin mo. Dapat hindi sila magkamag-anak. Ito, dito pwedeng pares. Magkamag-anak yan. No? Di pwede mag-asawa yung dalawa. Okay? So, parehas ang nanay nila. O magulang nila, si 9. Ito sa 12. Ito, yung 3 na to, pupunta ka doon sa kabila, sa ibang pamilya. Sir Alan. Okay? So, may 3 dito. Pares yun. So, lagyan mo ng 3. Yan. Okay? Oh, yung ito, hindi niya kapartner to kasi magkapatid tong dalawa. No? Kukuha ka sa isa pang pamilya. Okay. So, ito siya. Pares naman to. This is another pair. O, di ba? Isa dito, saka isa doon. Kaya, times 3. Ayan. Okay. Oh, what about si 5? What about si 5? Oh, walang kapare si 5. Oh, lagay mo na lang dito si 5. Yan. So, ganun. Basta pag magkapares na sila, take it as 1. Okay? So, therefore, what is the answer here? Okay, so i-multiply natin, Sir Alan. So, that is 2 times 2 times 2. Yung 4 pa, sir. Times 3. Times 5. 4 pa. 5. Ay, wala na po itong 4 kasi bin-rake down mo na po sa dalawang 2. Si Sir Alan ba yung nagsalita? Sir Alan, hindi na po ito kasi ito na nga po siya. Nanganak na siya. Hindi pwede, sir. Kasi ito, anak to. Ito, anak nito. O, siyempre, yung mga anak-anakan, di pwede yung anak na magulang doon sa kabila. Ito, yung apo sa apo ang pagpaparisin mo. Kung apo to, apo rin to, apo sa apo. So, ganun, sir. Okay. So, kunin natin ang product nito, sir. Okay. 2 times 2 times 2
times 3 times 3 times 5. Oh, ang answer natin ay 360. So, ito po ang aking kasagutan. Ngayon, sir, halimbawa, bigyan mo ko ganitong fraction, no? Ano ang LCD nito? What is the LCD of this? Ah, ang LCD nito, kung ano yung least common multiple ng denominator na to, which is 360. That is the least common multiple. Ayun. Okay na tayo, sir? Alan, baka may tanong ka pa? Okay na tayo dyan. Okay, sir. Okay po. Parehas yung sagot, sir. Salamat. Okay, thank you, sir. Okay yan. Okay po yan na mag-brought out tayo ng mga book. This is also a book review. No, tayo gumagamit din siyempre ng mga libro. Yun po, tulungan po yan ng ating pong program na to. Maganda po ito. Okay, ako rin naman po ay nagre-research, kumukuha rin sa mga libro, sa internet. No? So, ganun po. Aral lang po tayo ng aral, ha? Mga kawerpa. Okay, thank you, Sir Alan, for your question.